Wanna be when you
God. Hallelujah.
make it flow. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung portion mo kay Lord. Hallelujah. This morning. Forever grateful, Jesus.
Can we just give our best clap offering to God? Hallelujah. For just a minute, hallelujah. Lord, hallelujah. Lord, yung mga anak mo po na pumapalakpak ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, pinagpapala mo, Panginoon. Patuloy kami naniniwala sa iyo, Panginoon. Lord, great things, oh Lord God, will come into our lives, Panginoon. Hallelujah. Lord, tingin mo po yung mga panalangin namin, yung mga papuri namin, pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw lamang po yung makakapagsatisfy sa amin. Hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, Lord God, pinapalakpakan ka namin, oh Lord God, with not just our physical bodies, Panginoon, with our souls, Panginoon. Hallelujah. Come on, mailalakas mo yan, kapatid. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, all the glory, oh Lord God, belongs to you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Come on, palakpakan mo yung Panginoon mo. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hey.
the gates, make way before the King of Kings. Oh, the God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord? Thankful, Panginoon.
make time. Kausapin mo yung Panginoon mo. Hallelujah. It's Jesus. Huwag mong intindihin yung katabi mo. Just spend time with the Lord this morning. Hallelujah. Your promise still stands.
sa iyong presensya merong kapahingaan, sa iyong presensya merong kagalingan, sa iyong presensya merong kapatawaran, sa iyong presensya merong pagpapala. Oh, sa iyong presensya may kalusugan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming pong sinasamba. Buhay ka, totoo ka, makapangyarihan ka. Hindi ka po Diyos-Diyosan, isa kang tunay na Diyos. Diyos ka ng mga Diyos, hari ka ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon. Wala pong ihigit sa iyo pong posisyon. Ikaw ang pinakamataas, ikaw ang pinakadakila, walang hanggan. Oh, Jesus, Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, sa iyong sobra-sobrang grasya. Hindi mo kami pinababayaan. Lagi ka pong nariyan, tumutulong, nagliligtas, sumasagip. Oh, Shekarabashyane. Kulang po ang salita, kulang ang awit. Nawa, masumpungan mo ang aming mga puso, nagpapakababa, umaamin, Panginoon. Oh, Shekarabashyane. Salamat, hindi mo pinagkait ang lugar na ito upang kami magkatipong sumamba, makapagpuri, makapagbigay ng pasasalamat, makarinig ng iyong banal na salita. Salamat sa mga anak mo na mamalasakit sa gawain, nag-aasikaso. Kayo po ang gumanti sa bawat paglilingkod ng iyong mga anak, sa mga walang sawang nananalangin, hindi tumitigil ng pagbubukas palad, ipagkaloob, Panginoon, ng mga handog sa iyo, ang mga ikapo, upang matugunan ang iyo pong gawain, maging sa mga iba't lugar, Panginoon. Nahayag at hindi nahayag na paglilingkod, kayo pong magpala. Maging hindi napansin na pagkakaloob, kayo po ang nakakita. Pagpalain mo po silang lahat. At dalangin namin ang aming bansa, ang buong mundo na Panginoon nakakaranas po ng salop na ito. Pagamat ito ay sinabi mo, hindi kami makakaiwas. Ngunit salamat, Panginoon, ikaw ang nag-iingat sa amin, Panginoon. Tulungan mo mga hallelujah, mga anak mo, mga lingkod mo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Ipagpatuloy, taguyod ang gawain. Pagalingin mo ang may karamdaman. Itawid ang mga may pinagdadaanan. Hallelujah. Oh, Shekarabahadurobobosyane. In the mighty name of Jesus, sinasawata namin ang gawa ng kadiliman, ng diablo, ng satanas, masamang espiritu, mga demonyo, hindi namin pinapayagan sa aming buhay, sa aming gawain, sa kalusugan, kabuhayan, pamilya, ministry. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa diwa ng panalangin ang bawat
mahal sa buhay na hindi pa po lubos ang kaligtasan, na hindi kanila lubos na tinatanggap. Buksan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, sa pamagitan ng aming panalangin. Masumpungan kanila minsan at isuko ang kanilang buhay, Panginoon, sa panaginip. Makita kanila sa pangyayari, sa sitwasyon, at sila po ay magsuko po ng buhay at tanggapin ka, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Sige po, banggitin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na hindi po tinatanggap pa ang Panginoon. Hallelujah. Marahil ito'y kapatid, anak, o mahal sa buhay. O dati nang naglilingkod, magbalik loob po sila. Shekarabahando. Bigyan ko po kayo ng isang minuto. Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ang inyo pong mga magulang o kapatid. In the mighty name. In the mighty name. Oh, Shandorobohan. Ama, magbalik loob. Ang aming mga kapatiran na dati naming kasama. Hallelujah. O mga mahal sa buhay na hindi pa po lubos na tinatanggap ka sa ilang mga buhay, marahil ay pinugulak sila, Panginoon, ng Diyos ng mundong ito ang kadiliman. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ang aming mga mahal sa buhay, mga pamangkin, mga hipag, bayaw, o mga kapatid, Panginoon, na hindi po lubos ang pagsusuko ng buhay sa iyo. By this prayer, Lord, hallelujah. Katagpuin mo sila, puntahan mo sila, Ama, sa kanilang mga tahanan, sitwasyon, anumang kalang ginagawa. Alam po namin ang panalangin ay inutos mo. Hallelujah. Oh, Shekarabahan Durubushan. Di katulad po ng sinturyon nang sabi niya, Panginoon, huwag ka na pong mag-abala. Pumunta sa aming bahay, sabihin mo na lang ang salita at gagaling po siya. Sa oras pong ito, Panginoon, hallelujah, sapat ang iyong kapangyarihan upang katagpuin mo ang aming mga mahal sa buhay. Magsuko sila ng buhay sa iyo, Panginoon, at dinadalangin namin ang aming mga kapitbahay, Panginoon. Masumpungan nilang katotohanan sa pamagitan din ng makita nila sa aming pamumuhay. Ang buhay na matuwid upang mailapit namin sila sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, we give you praise. Maging kaming ilaw sa aming mga kapitbahay. At masabi nga nila, iba ang inyong Diyos, bumabago ng buhay. Iba ang inyong Diyos na sinasamba. Iba ang inyong Panginoon, sapagkat iba ang inyong pamumuhay. Oh, Panginoon, magsilbi kaming ilaw sa ibang tao, sa ugali, sa pananalita, at sa klase ng pamumuhay. Masumpungan na kami ay mabuti, kahit minsan ay ginagawa ng masama, hindi naghihiganti, nagpapakababa, nagpapaumanhin, nagpapatawad, sapagkat sinabi mo nga po, kayo ang gaganti, O Diyos. At sinabi mo, lumapit kami na nabibigatan at bibigyan mo kami ng kapahingaan. Panginoon, lahat ng aming pasanin, problema, alalahanin o kaguluhan, binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami kung anong nagiging dapat sa iyo nung ikaw ay pinaghahampas, sinaktan, sinugatan,
linatay ang iyong katawan. Sinabi mo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, hallelujah, turuan mo kami ng mabuhay ng nararapat katulad ng sayo. Alisin mo ang mga pansariling damdamin. Biguin mo ang mga pansariling mga nais. Yung kalooban mo ang mangyari sa aming mga buhay. Turuan mo kaming mamatay sa aming mga sariling kagustuhan. Huwag ipagpilitan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat maging nang ikaw ay nanalangin doon sa Getsemani, hindi mo matanggap, sinabi mo, Ama, huwag po nawa ito. Tatlong beses kang nagpabalik-balik, ngunit isinuko mo ang iyong kagustuhan. Sinabi mo, Ama, ang kalooban mo ang mangyari. Huwag mo lang po kaming ilapit sa mabibigat na pagsubok. Tulungan mo kami, Panginoon, upang mabuhay sa iyong nais, gusto at kalooban. Lumayo sa mundo sapagkat kahit kami nandito sa mundo, hindi kami makamundo. Iba ang aming buhay. Sinabi mo, Panginoon, magbago kayo ng isip. Hallelujah. At unawain ang nararapat. Oh, Shekarabahanurububushani. Damang-dama po namin ang iyong presensya. Tama po ang sinabi ni Haring David na naisin pa niya na isang araw sa templo kaysa mabuhay siya ng 1,000 taon sa labas ng iyong bahay-sambahan. Sa mundo punong-puno ng digmaan, labanan ng buhay. Ngunit ang nasa iyong presensya ay merong kapanatagan. Oh, Shekarabahan Nurububushyande. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Sa ganitong pagkakataon, nakakadama kami ng kapahingaan ng aming kaluluwa. Panatag ang aming puso. Lagi mo pong gawin sa amin itong ganito. Katulad ng tupa, Panginoon, na iyong binubuhat, inaalagaan. Iba ka pong Diyos. Iba ka, Panginoon. Napakabuti mo. Dapat kang paglingkuran. Dapat kang sambahin. Oh, Shandarabahanduruboshi. Salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay na mapaglingkuran ka. Kaya bigyan mo po kami ng sapat na panahon at pagkakataon magawa namin ang iyong mga pinag-uutos. Tulungan mo rin ang bawat simbahan na may kaugnayan sa gawain ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, maging doon sa ibang bansa na aming mga kasama na may kaugnayan sa amin. Salamat po, Ama, sa nakarang linggo. Hindi mo kami ginutom. Ilayo mo kami sa masasamang loob. In the mighty name of Jesus, ingatan, bakuran ng mga banal na anghel ang aming mga bahay. At hindi makalapit sa amin ang gawa ng kadiliman, ng salot. Ibalot ang iyo pong banal na dugo sa amin. Salamat po, Ama. Huwag mong pabayaan ng aming Pangulo. Maging kanyang makasama, tinataguyod ang aming bayan. Salamat po sa aming mga kapatirang negosyante o mga empleyado,
na lagi pong nag-aabot ng tulong sa simbahan, maging mga nasa abroad. Pagpalain mo rin ang mga tatay at mga nanay ng bawat pamilya na laging malusog, magampanan ang paglilingkod sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Purihin ka. Ito po nga aming sama-samang dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, and everybody say, Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang gandang umaga. Oh, pwede bang minsan papalakpakan po natin ang Diyos? Yung malakas po sa Panginoon po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. So, meron po kayong mga notebook. Magsusulat po kayo sa umagang ito. At ang aking ituturo ay Second Samuel 9, verse 6 to 11. Hallelujah. Ikalawang Samuel, chapter 9, verse 6 to 11. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron po ritong ang pangalan Mephibosheth. Kamag-anak po ito ni Haring Saul. Oh. At si Jonathan na anak po ni Haring Saul. Hallelujah. Ito pong batang ito ay isang pagkakataon ng meron pong kaguluhang nangyayari sa Israel. Nagtakbuhan po mga tao at si bit-bit ng kanyang kamag-anak. Ngunit siya po ay nailaglag at nalumpo po yung bata. No? Sa kapanahon ng yun, may mga kaguluhan o gerang nangyayari, takbuhan ng mga tao, binit-bit po itong batang ito. Hallelujah. Ngunit nailaglag po siya ng bumit-bit at siya po ay nalumpo. At dumating ang mga panahon at naging hari na po, hallelujah, si David na pumalit po kay Saul na hari. So itong Jonathan, anak po ito ni Haring Saul. Hallelujah. At si David ang pumalit kay Haring Saul. At nung nandun na po si Haring David na maunlad na po yung kanyang pagiging hari, naalala po niya yung kanyang kaibigang si Jonathan nung sila ay kabataan pa. Now, kasi si David ay tumira sa palasyo ni Haring Saul at naging best friend po niya si Jonathan. No? Namatay na si Haring Saul, namatay si Jonathan sa gera. Si David ang inuluklok ni Haring David niyang ng Diyos. At nung siya'y maganda na ang posisyon, ang sabi ni David, meron pa bang na iwang kamag-anak si Haring Saul at ang kaibigan ko si Jonathan? Sumagot yung alipin, ang sabi niya, meron po si Mephibosheth. Ang sabi ni Haring David, pwede bang hanapin niyo siya at dalhin niyo sa akin? So, nang nakarating na po si Mephibosheth sa harap ng Haring David at siya daw po ay nagpatira pa, lumuhod upang igalang ang hari, sabi niya, mahal na hari, sabi niya, ako po ay pinahanap niyo, walang mahalagang buhay, lumpo, sabi niya, ang sabi ng Haring David, huwag kang matakot. Mula ngayon, titira ka na sa bahay ko, sa palasyo, no? At kakain kang kasama ko.
No? Sabi niya, sisiguruhin ko, sabi niya, huwag kang matakot. Ipakikita ko sa iyo ang aking kabutihan, alang-alang sa iyong tatay na si Jonathan. At ibabalik ko ang lahat ng mga lupaing dati sa inyo ng iyong lolo na si Saul na naagaw, nakuha, no? At ikaw ay laging kakain sa lamesa ko. So, nagpatira pa uli si Mephibosheth. Sino po ako para bigyan nyo ng ganyang magandang kalagayan? Hallelujah. Sinabi nga niya, ako isang patay na aso na lamang. Tingnan nyo po, no? Ang kanyang deklarasyon sa kanyang sarili. Pero ang sabi ni Arin David kanina, huwag kang matakot. Mula ngayon, dito ka titira, kasama kitang kakain. No, sa kultura po ng isang hari, hallelujah, o ewan ko, dahil di pa tayo nakakita ng kaharian ng kumakain, pero ayon sa mga pelikula o istorya, pagkakain na po ang maharlikang tahanan, hallelujah, lahat po yan ay nakabihis po yan. Yung reyna, yung mga anak, nakaayos po yan, nakagown lahat po yan. I've been in Kuala Lumpur, Malaysia. No? Nagkaroon ako ng pagkakataon, bisitahin po yung palasyo ng hari ng Malaysia. Yung pong lamesa, no? Sigurong haba, tatlong doble nito. Yung lamesa kung saan po sila, kahit yung mga upuan. Na kasi tourist, ano po yun eh, pumasok kami doon, ay masisyak ka po sa bahay. O palasyo. No? So, mayroong isang bulwagan, siguro, sinlaki ng ating simbahan, no? Mayroong trono at may mga nakaup, makabangkong ganyan. Doon pala nagdidesisyon yung hari. Pag may kaso, upo siya doon, tapos didinggin yung kaso, doon siya magpapasyak. Kasi inikot namin yung palasyo. Doon ako nasyak doon sa tinatawag na powder room. May nakalagay powder room. Ang intindi ko kasi pag powder room, katabi ito ng banyo at doon nagsusuklay yung reyna. Ano ha? Powder room. Tatlong doble po dito. Sabi ko, Amira, no? Is, kung doon lang magsusuklay, tatlong doble po nito kalaki. Hallelujah. Tapos yung higaan, yung kama, tapos kung saan po siya nag-o-office yung hari, tapos saan po kinakausap yung mga bisita. Napakalaki sa Malaysia, Kuala Lumpur. So, kung imaginein po natin, yung eksena po dyan, pagkakain na po si Haring David, hindi po kakain ang lahat hanggat wala po si Mephibosheth. Kailangan kasi buhatin siya eh. Huh? So ganun siya kahalaga. Kahit gusto nang sumubo nung mga, yung reyna, yung mga anak ng hari, pag sinabi ng hari, wala pa si Mephibosheth, hantayin natin. Ganun po kahalaga ang nangyari dito. So, ang ibig ko pong tukuyin sa umagang ito, ay pinamagatang nating no, ang mensaheng ito ay the destiny helper of your life. Sa Tagalog, taong tutulong sa'yo para umangat ka sa buhay. Ito pong may Mephibosheth, wala na po itong pag-asang umasenso sa buhay. Imagine, lumpo na po ito. At ang sabi po diyan, lahat ng kanyang kamag-anak namatay na. No? At kung sakali maganda po buhay nito, hindi siguro papayag yung kanyang kamag-anak. Huwag na po niyong kunin, mahal na ari, okay naman kami. No? Pero ang sabi po ng istorya, sino po ako na patay gutom at para akong asong patay na para inyong kalingain?
Ibig sabihin, pinakita po ng istorya, wala na pong direksyon ng buhay ng taong ito. Kasi kung maayos ang buhay nito, hindi na po siya papayag. Okay na po ako rito. Gusto nyo, perahin na lang nyo. No? Bigyan na niya ako ng bahay, kaprasong ganyan, ko talaga pinagmamalasakit. Actually, hindi ko kayo kilala. No? Ay sinabi niyong best friend niyo yung tatay ko si Jonathan at ang lolo kong si Haring Saul. So, sabi niya, sino po ako? Ah, nagpatira pa eh. Sino po ako para kilalanin niyo isang patay na aso? Tingnan niyo po ang kanyang deklarasyon. No? Pero, ang sabi ni David, huwag kang matakot. So, madaling sabi, mga kapatid ko, hallelujah, yung destiny helper sa buhay mo, kapatid, ay nabanggit din niya rin David yan sa awit 139 verse 17. Sabi niya, sa dami ng pangarap mo sa akin, hindi mabilang katulad ng buhangin sa dagat. 139 ng awit verse 17. So, madaling sabi, sa buhay natin, marami po, no? Maraming pangarap ang Diyos sa atin, pero minsan ay hindi natin naabot kasi yung tao, yung helper na tutulong sa atin ay hindi natin napansin, binaliwala natin, o hindi natin hiningi sa Diyos. Pasinin natin mabuti. Ang sabi diyan, napakaganda ng iyong mga plano o Diyos, sindami ito, no? Ng buhangin sa dagat, sabi sa Tagalog. Kasi sabi ni David sa verse 14, 15 and 16, sabi niya, nilalang mo ko kahit hindi mo pa, hindi pa ako isinilang, nakita mo na ako. At tapos sabi niya, alam mo ako ng haba ng aking buhay, verse 16. Tapos, ang dami mong pangarap sa akin. Kung ito'y susumain kong lahat, sabi niya, hindi ito maabot ng aking isip. Madali sabi, ang conclusion ni David, na kanina pa natin pinag-uusapan, na siya ay, ang sabi na nga kami nag-aaral sa Bible School, si David ay hindi anak talaga ni Jesse, kundi anak siya sa labas. Ang kanilang preba ay nung si Samuel na propeta pinapunta ng Diyos sa bahay nila David at mag-o-ordin siya na susunod na hari, hindi po pinatawag si David dahil hindi siya tinatanggap na bilang anak. Kaya sabi ni Samuel, nandito na ba lahat ng anak mo? Siguro dahil ang Diyos na ang nangungusap sa propetang Samuel, sabi niya ni propeta Samuel, ilelehan sana si Eliab, sabi ng Diyos, huwag yan. Natras niya ang kanyang kamay. Sabi niya, Lord, sino po? Kaya nagtanong si propeta Samuel, sabi niya, kay Jesse, kumpleto na ba yan? Meron pong isa doon sa bukid, yung bunso. Ipatawag mo, ano ka ba naman? Sabi niya, nandito yung presensya ng Diyos, mahalagang okasyon, di mo pinatawag yung anak mo. Kasi nga ayaw tanggapin ni Jesse, si David, na anak niya. Kasi may naisulat sa awit 51, I think. Sabi niya, ako'y makasalanan na nung isilang. Nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, ako'y makasalanan na. So ang sabi ng kami nag-aaral sa Bible School, si David ay anak sa pagkakasala. Kasi yun ang kanyang sinulat eh. Ako'y pinaglilihi pa lamang makasalanan na ako. Kaya nung siya'y maging hari, pinatawag ni Jesse, sabi, tawagin niyo yung kapatid niyong bunso. Nung dumating na po, ang sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, iyan ang susunod na hari, ilihans mo na. So mula noon, may prosesong pinagdaanan si David at naluklok na nga siya bilang hari, pumalit kay Saul. At nung maganda na ang kanyang posisyon, ang sabi niya, meron pa bang natitirang anak
o kamag-anak si Saul at si Jonathan. Pinatawag nga po ito. So kung titingnan natin yung istorya, ayon sa Biblia, ang sabi ni David kanina sa awit 139, ang dami mong plano sa akin, Diyos. Mula sa isang rejected na anak, no? Tapos re-reject ng mga kapatid to. Hallelujah! Alam nyo bakit? Pumunta sa gera kay Goliath eh. Sabi naman kuya niya, oy, sino ka nga arte-arte dyan? Muwi ka nga dun. Para kang sino, malay mo dyan sa gera. Oh, pinagsabihan ng mga kuya, rejected to. Ayaw siya talaga. Nung mag-asawa naman, re-reject din ng asawa. Sabi ng asawang si Micah, sabi niya, hari ka pa man din, para kang si Raul, yung sasayaw-sayaw dyan sa harapan ng iyong mga tauhan. Sabi niya, sumasayaw ako sa Diyos, hindi naman sa tao. Amen? Tapos re-reject din ng biyanan. Ang biyanan niya si Saul. At alam niyo, hindi lang basta re-reject. Sisibatin siya, papatayin siya sa inggit at selos kasi siya na ang papalit sa kanya. So re-reject ng tatay, re-reject ng kapatid, re-reject ng asawa, re-reject ng biyanan. At ang matindi, nung sila ay lumaban sa gera ng kanyang mga tauhan, mga kapatid ko, ay kinidnap yung kanyang mga anak at asawa, sinunog yung kanyang bahay nung hindi pa siya hari, at yung mga tauhan niya, sabi niya, kasalanan mo ito, David eh. No? Liniligtas natin yung ibang tao, sarili naman natin pamilya, yung pinagkikidnap. Sinunog ang bahay natin. Kaya siya naman ay babatuin. So rejected din ng mga tauhan. Sino ang kakampi na lang ni David? Ang Diyos na lang, kapatid. Amen? Walang tauhan, walang asawa, walang kapatid, walang magulang, walang biyanan. So, kaya lagi, basahin niyo yung aklat ng awit, Diyos na lang talaga ang kanyang tigapagligtas. Amen po ba? Tapos nung nakaposisyon na siya, ay kanyang rinecognize, sabi niya, Panginoon, napakabuti mo sa akin. Amen? Hallelujah. Sa umagang ito, mayroong ding pahiwatig ang Diyos sa ating lahat. Na kahit sino ka pa, rejected ka ng maraming tao, kapitbahay, maging sarili mong asawa o sino ka pa, sino pa man, basta't mayroong kang Diyos na tinatakbuhan, iangat ang iyong buhay. Malakas pong palakpak sa Diyos. Amen? At ang pansinin nyo, nung nakaposisyon na siya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Sabi niya, meron na akong kaharian, okay na ako, posisyon ko, may tauhan na ako, sikat na ako, tanyag na ako, hari na ako, gaganti na ako. Sino yung mga tumulong sa akin nung ibibless ko naman? Amen? Kasi si Jonathan, naalala niya ito nung siya ay iligtas ni Jonathan. Kasi paano ganito nangyari eh? Dahil natunugan ni Haring Saul na siya'y tinatanggal na ng Diyos sa pagkahari. No? At si Haring Saul ay nalagyan ng espiritu ng demonyo, ng inggit, at tinatawag na panibugho, papatayin niya si David, bagamat ito'y manugang niya. Dahil natunugan niya, siya ay aalisin na ng Diyos. Bakit siya aalisin? Kasi masuwain si Saul eh. No, hari siya, pinili siya ng Diyos, linuklok siya ng Diyos, kaya lang sumusuway. Kaya sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, alisin mo na yan, sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo ng hari na yan. Kung ano sinabi ko, hindi niya sinusunod. May sarili siyang desisyon. No? So, ang sabi ng Propeta Samuel, bigyan natin ng pagkakataon, Panginoon. Sabi niya, wag na, sawang-sawa na ako sa pagbibigyan ng pagkakataon sa matigas ng ulo na yan. Sinabi ko na sa kanyang lusubin niya yung lugar, patayin lahat ng hayop doon dahil masasama sila, patayin ng mga tao, no, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang sinasamba mga demonyo. Sabi niya, hindi niya ginawa. Kaya sabi niya, wag ka nagmagmukmuk dyan, Samuel, puntahan mo na si David, ilay hands mo na. Amen po ba? So, naiyo po si David. Pero naalala ni David na minsan na siya ay no, sinibat ni Saul, butit nakailag kasi tumutugtog siya.
gumigitara siya, nando si Hari. Kasi pag tumutugtog si David, yung Haring Saul na nakaupo, na mayroong espiritu ng demonyo, yung presensya ng Diyos ay nakiharin David. Sinasamahan siya ng Diyos, yung presensya ng Panginoon, natatalo yung masamang espiritu. Amen? So pumapayapa si Haring Saul. Pero minsan, no, walang kaalam-alam si David, tumutugtog kasi pag sinusumpong na naman yung hari na may demonyo na naman ang init ng ulo, may demonyo na naman panibugho, may demonyo na naman na, no? Si Haring David na hindi pa hari noon, ang pinagbubuntunan niya ng sisi. Amen ba? So, may hawak na sibat, sinibat niyang ganyan, buti nakailag. Tumakbo. Si Jonathan ang tumulong. Sabi niya, talagang papatayin ka ni tatay. Sabi niya, wala akong ginagawa masama ah. Oo, kaya lang, ano, may demonyo siya eh. Yung inggit at panibugho sa'yo, kasi eh, alam mo nating lahat, ang Diyos ay napupusuan kang papalit sa Kanya. Anong gagawin ko? Eh, wala naman tatakbuhan yung tatay niya sarili. Mga kapatid niyang sarili, di po ba? Reneject siya? Amen? Sabi niya, ganito lang gawin natin. Bukas na umaga, sabi niya, dun tayo sa harapan ng palasyo, sabi niya, pag nakita kong dumadating si tatay, si Haring Saul, napapatayin ka na naman, pinagbabantaan ang buhay mo. Sabi niya, kunwari maghahagis ako ng isang stick na ganyan, ihagis ko sa malayo. Pag sinabi ko, sumigaw ako, no? Hanapin mo, nandun siya sa malayo, ibig sabihin, magtago ka na, papatayin ka ni tatay. May password sila. No? Amen? Para hindi mahalata. So yun ang ginawa ni Haring David. Nung alam niya na, ayan si tatay, palapit na naman, mamamasyal sa harap ng palasyo. Sabi niya, ihahagis ko itong kahoy na ito. Sabi niya, tapos hanapin mo at huwag ka nang bumalik. Magtago ka na. Kaya nagtago si David eh. At nung mamatay na si Haring Saul sa gera, namatay din si Jonathan sa gera, at si Haring David ang naupo. Naalala na niya itong taon tumulong sa kanya. Amen? Sabi niya, gusto kong gumanti kay Jonathan, kaya lang patay na siya. Mayroon ba siyang natitirang kamag-anak? Nagkatawa si Mephibosheth na doon. Amen ba? Nang ibig sabihin, sa buhay nating lahat na nabubuhay dito sa mundong ibabaw, pag nakilala mo na ang Diyos, una, kailangan malaman mo sino ang iyong destiny helper. Amen? Apat na tao yan. Apat na tao. Gusto ko isulat nyo ito. No? Destiny helper. Pag sinabing destiny helper, pag sinabing destiny, ito yung iyong lugar, destinasyon, mararating na plano ng Diyos. Ngunit hindi mo mararating yan na wala itong apat na tao na ito. Pinakita ng Bible. Amen? Amen po ba? Una, yung tinatawag na divine connectors of your breakthrough. Paano ang divine connector? Pag divine, banal. Connector, co-connect. Banal na tao o banal na malinis, motibo, intention, i-co-connect ka. Pag sinabing banal, divine, i-co-connect ka na walang halong, amen? Walang halong Arnold Clavio. Parang ganun ba? Ngayon ko lang nalaman, si Arnold Clavio, inanakan si Sarah. Oh, alam niyo na, pag-artista, chismis tayo muna. Amen. Amen ba? Nung panahon ni Sarah Balabagan, no, na dapat bibitayin sa Saudi Arabia, na ha, at napalaya, dahil si Sarah Balabagan na isang 16 years old, nagpunta ng Saudi, no? Dinaya ang edad, nakapunta ng Saudi. Pagdating sa Saudi,
No, isa siyang Muslim eh. Amen. Pagdating sa Saudi, siya'y tinangkang i-rape ng kanyang amo, nasaksak niya, napatay niya, ang Arabo. Kaya siya'y kinulong, kaya siya'y bibitain sa Saudi, si Sarah. No? Ngunit inayos ng gobyerno, napalaya, ubuwi sa Pilipinas. In-interview ng GMA7, si Arnold Clavio, ang kunwari tutulong. Amen. At ngayon lang na-discovery, naanakan pala niya. Tindi mo. Binata na yung bata. At ang magandang nangyari, si Sarah ngayon ay naging Kristiyano, asawa ng pastor. Amen ba? Amen. So madali sabi, pag divine, malinis ang motibo't intention, bagamat naka-live tayo, baka sabi, eh, sila, si Arnold naman ang umamin eh. Ay, talagang ganun, pag artista, updated, eh, may tao pa ba ito? Kunwari, tinulong, alam mo, iha, ang buhay talagang ganyan, pero kang magalalan, dito ako sa tabi mo, no? No? Ligtas ka sa akin, ganito, ganito. Walang mangyayaring masama sa'yo. Yun pala, aanakan. Anyway, hindi yun ang topic ko. Ang topic ko, divine connectors. Ibig sabihin, banal, malinis ang motibo na tinutulungan ka ng taong ito. Walang halo na tinatawag na self-interest. May tao po ba rito? O self-agenda. O self-gain. Yung iba kasi tutulong, merong ano eh, di ba? Amin ba yan? Merong gustong kapalit. Hello? Itong mga taong ito, tutulungan ka para maka-breakthrough ka. May tao pa ba? No? Ibig sabihin, sabi ni David, alam mo, hindi naman ako nangahamak. Actually, hindi kita kilala. Ang kilala ko, yung tatay mo. At huwag kang matakot ngayon, nalaman ko, isa kang lumpo, lalo ka nang walang pag-asa sa buhay, pero ako ang destiny helper mo. Aayusin ko buhay mo. Amen? So sabi nga natin, if you buy anything for money, you are poor. Sa Tagalog, pag ang lahat ng bagay ay nabibili mo sa pera, ikaw daw ay pulubi. Kasi may mga bagay na hindi mabili ng pera. Tama po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Pero mo tutulungan tong taong ito? Amen? Nang isang hari. So, ewan ko kung naranasan nyo, na minsan may tutulong sa'yo. Kahit pamiriendahin mo, kain muna tayo ng halo-halo. Ay, wag na, nagmamadali. Eh. Ilagay mo na dyan. Hindi, tinulo. Ay, walang kwenta yon. Kulang pa nga yun eh. Kasi alam mo, nung panahon ng tatay mo, parang ganun ba? Mas marami siyang tinulong sa akin. Kulang pa nga yan eh. Ganito na lang, pag may kailangan ka pa, balikan mo ko. Tama po ba? Hello? So, hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. If you buy anything with money or money, you are poor. English yan, kapatid. Ay, ewan ko. Praise God. Kaya minsan, hallelujah, pag pupunta kayo sa isang tinatawag na mayroong impluensyang tao, kulang na lang, ano'y pabit-bit? Amen po ba? Ay, walang tao yata dito. Kasi nga, bigyan mo ng pera yan, eh may pera yan eh. Kaya minsan, sabi nga ni tatay ni David, nung panahon na pupunta si David sa gera, bit-bitin mo itong tinapay at mga keso sa mga kapatid mo, nasa gera sila. Ah, pakibit-bit mo na rin to, bigay mo sa hari. Tama po ba? Amen? Ang hirap explain ito. Hallelujah. Buti pa kagabi, may nagpabit-bit sa akin. Hallelujah. Ang iba kasi sa inyo, pinabibit-bit nyo yung mabigat. Yung, oh, bit-bitin mo na nga yan. Hirap na hirap. Huwag naman kayong pabit-bit na nga. Amen po ba? Hello? O ganito na lang.
Na mayroong mga taong gagamitin ng Diyos na minsan masisyak ka, matatauhan ka, bakit naka-breakthrough ka? Ang hirap explain ito. Diyos ko po. Ay, baka hindi nyo pa naranasan na minsan ang laki ng problema mo, may lumutas, nising ko wala kang ibinayad. Jesus, ito yung mga simpleng example ko eh. Kumuha kami ng tinatag na NSO birth certificate. Eh, haba ng pila sa NSO, OPSA. Amen? Aabutin ka ng siyam-siyam doon, nakainitan sa may sakop, wala man lang silong, mainit, agaktak ang pawis mo ron. Kukuha kang birth certificate, apat ang kukunin ko sa mga nakukuha kasi ng passport. Kasi papunta kami ng Singapore that time. Naalala ko si Pastora Karina, may member na nagtatrabaho sa NSO, si PJ. Tinawagan ko, Jay, ay Pastor, bakit ito? Di ba nagtatrabaho ko dyan sa, ay wala na po ako, lumipat na ako last month. Ay sayang, bakit po Pastor? Kasi nandito kami sa labas, haba ng pila. Pang 280 ata kami. Ay mahaba po talaga dyan. Ano bang kukunin nyo? Ano kasi, birth certificate ng mga anak ko. Ay, ganito na lang. Ito po number. Tawagan nyo. Nag-ano si Sir, patas, tinawagan. Ah, kaibigan po kami ni, ano, ah, kay, umakyat kami sa third floor, si Nanay Beng. Sabi na security guard, ah, ano po yon ma'am? Yung, itong pangalan. Ay, dyan po, diretso kayo yung pong office, oh. Amen? Tapos, ma'am, kami po. Oh, tumawag na po si PJ, kaibigan. Pastura pala niya kayo eh. Ali kayo, upo kayo saglit. Tapos, uwi na po kayo, tapos na. Ay, walang tao rito. Palakpakan nga natin ang Diyos. Hindi namin kilala yung tao. Si PJ, yung member natin sa Santa Ana, nagbigay lang ng pangalan. Ano tawag doon? Ni hindi humingi kahit ano. I-coconnect ka sa mga taong tamang tao para maka-breakthrough ka na. Hello! O ganito na lang para makapalakpak. Hindi kaya sa umagang ito may padadalang tao ang Diyos sa'yo para maka-breakthrough ka sa problema mo? Malakas na palakpak sa Lord! Hallelujah! Amen? Wala. Eh, kasi si Mephibosheth, walang kaalam-alam sa buhay ito. Tahimik na ito. Naghahantay na siguro mamatay ito dahil nga, kapatid, no? Eh, lumpo na ito eh. Amen ba? Eh kahit bigyan mo ng branyong kotse ito, hindi na may drive, kapatid. Hallelujah. No? So wala na ito, lumpo ito, ang paa talagang wala. At tapos wala nang kamag-anak. At ang masaklap, kinuhang mga ari-arian, inagaw. Amen po ba? So ano nga hantay nito kung di na lang mamatay sa buhay? Baka sabihin, ano magagawa ko? Tanggapin na lang natin lahat. Eh kaya lang, kapag anak ka ng Diyos, ang sabi ni David kanina, mayroong mga taong nakalaan inihanda ng Diyos para maka-breakthrough ka. Ay, mahinang palakpak yan. Amen? Marahil yung mga magulang mo dati, may kaya sa buhay, may impluwensya, kaya lang wala na, katulad nito, namatay sa gerang lolong hari. Tapos walang napag-iwanan kahit na ano, lumpo pa. Actually, kaya nalumpo ito, nahulog ito nung bitbitin ng kamag-anak, dahil gulo, takbuhan, nadapa yung bumibitbit, nalumpo. Anong tawag doon? Siguro malas, aksidente. May apply mo ba yung all things work together for good doon? Amen? I can do all things to Christ? Hindi. Ang tawag doon, minalas to, biktima siya ng gera. Pero dahil nga ang Diyos napakabuti, kapatid ko, nung mga unang panahon, minalas kami, nangyaring pangit, pero ngayon, ire-restore ka ng Diyos kasi nga tinuturo ang bagay nito sa iyong destiny. May tutulong. Hello? Amen.
Kaya unang gawin mo, ipanalangin mo, Lord, sino kaya ang pwede mong gamitin para maka-breakthrough ako sa problemang ito? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Number two, yung mga influence people, may influensyang tao. Amen po ba yan? Hallelujah. May influensyang tao. Glory to God. Si David mismo, huwag na tayo lumayo. Si pinagbabantaan, may death threat, papatayin, at ang papatay sa kanya, hari. Amen. Hindi basta-basta may mga tauhan. Kung basahin nyo ang Bible sa panahon ni David, hallelujah, magdadala ng 300 sundalo si Saul, hanapin lang ito sa bundok, papatayin to. Pero alam nyo, ang kanyang destiny helper, si Propeta Samuel mismo, may impluensya. At sabi ni Yahweh, Samuel, huwag ka nang magmukmuk dyan, tinapos ko na si Saul, huwag ka nang manalangin, huwag mo na ipagpipray. No? Hindi ko na siya ibabalik sa trono. Itigil mo na yan, puntahan mo na si David, iluklok mo na siya. Amen? Na kung titignan, kapatid ko, makinig kang mabuti, please listen, kahit gusto na Diyos, pag ayaw ni Samuel, walang magagawa. Hello? Nakinig ka ba? Makinig kang mabuti, kapatid. Maintindihan mo. Sabi ni Yahweh, Samuel, tumayo ka na rin dyan. Huwag ka nang manalangin. Huwag mo nang ipag-pray yung hari na yan. Ayaw ko na sa kanya. Tapos na siya. Tigas ang ulo. Ilang beses ko binigay pagkakataon yan. Puntahan mo na yon. Yun ang ilagay mo na si David. Pero pwedeng umayaw si Samuel. Sabi, Lord, ayaw ko. Pagtsatsagaan ko to. I-disciple ko to. Mali. Amen po ba? May ibig sabihin, si Samuel ang magdadala sa trono kay David kahit gusto ng Diyos. Pag sinabi ni Samuel, wag muna ngayon, next 10 years na. Amen po ba? So ibig sabihin, pag may linalapit na ang Diyos sa iyong tao, may impluensya, gumagawa ng paraan, halos wala kang ginagawa, eh palagay ko, dapat kang magpasalamat sa Diyos yung taong yon na tinut. May ginagamit ang Diyos sa buhay mo, tapos ikaw ay... Kung ako sa'yo, matuto kang Panginoon Diyos ko. Sabi nga niya, aso lang ako, Lord. Amen po ba? Sino ako para paboran mo? Aso ako. Tinuring niya sarili niya, hindi tao eh. Actually, hindi lang aso, patay na aso. Sa Bible kasi, pag patay na aso, lagi binabanggit, wala nang pag-asa. Amen po ba? Sino ako? Patay na ako. Wala na. Tanggap ko na. Pero mayroong Pero mo sabi ni David, hanapin nyo, halagugin nyo buong kaharian, isakay nyo sa kabayo ko, dalhin nyo rito. Ay, my Jesus, siguro, magugulat yung kapit. Ano meron? Bakit mayroon mga sundalo? Ano meron? Bakit may... Tama, pinasusundo siya. Sino? Yung hari. Siguro, ipasundo ka lang ni Tumang, palagay ko, magsasaya ka eh. Amen po ba? Amen? Eh, hari ito, kapatid. Hindi si Digong ito, hari ng Israel. At tapos, hindi ka lang magbe-breakfast. Ang sabi niya, habang buhay kang titira dito. Ay, Diyos ko po. Amen? Anong klaseng pabor yun, ano? No? Hallelujah? Hindi kaya itong September na ito, may mangyayaring matindi sa buhay mo? Ay, Diyos ko. Tapos ganyan lang ang palakpak mo? Mayroong pahiwatig ang Diyos, ganyan ka lang pumalakpak? Hallelujah! Ay, Diyos ko po. Eh, yun lang puntahan ka ng pastor mo, nagkandara pa ka eh. Eh, hari pa pupunta. Amen! Sasabi, ay, si pastor, alisin nyo yung mga baraha, bilisan nyo. Yung mga ganun ba? Ay, bakit ka nandito, pastor? Wala, may hinahanap akong tupa, nawawala.
Eh, Pastor, naglilibang lang. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala pa naman ako sinasabi. Eh, kasi yun, naiinip sila eh. Ako, ayaw ko nga, sabi ko nga. Amen. Sinabi ko nga sa kanila, wag na tayo mag-inom. Ayan, kasalanan nyo, inabot tayo ni Pastor. Walang tao rito. Amen ba? Jesus, ako excited ako kahit may COVID. Itong 2020, matapos ang December, may magandang mangyayari sa buhay. Kasi COVID nga tayo, pero wala akong nakita ang pangit nangyari. Hello? Sige nga, lalong tumaba kayo. Diyos ko po, COVID ba yan? Hallelujah, pumuti kayo. Tumaba kayo. Hallelujah. Pasman, naghahatid ng bigas sa inyo. Sana COVID na lang lagi. Hello? Oh my God. Diyos ko po. At alam nyo, gumanda pa lalo. Dati, no? Dati, hindi mo alam kung may magsisimba, wala. May Sabado pa lang, alam ko may nakaregistered na. Pagka dati, magsapalaran ka, Lord, may church. Pag alam, ay, piyesta pala ngayon, baka hindi sila dadating. Mga ganun ba? Pero may Sabado pa lang ng gabi, alam mo na kung ilan eh. Amen ba? Hello? So, may impluensyang tao. Yan ay talagang, minsan, ito na naman, punta ako ng Singapore. Tapos, bigla ko nakita passport ko, 6 months, mag-i-expire. Eh, sa gobyerno, pag 6 months na lang natitira, hindi ka pwedeng magbiyahe. Expire na yan. Matama akong bilangin, kumuha ako ng ticket, no, March, ang papatak, August ang alis ko, wala, abot siya. Hallelujah. Parang si Top-Top na ibebot. Alam mo nung pumunta kami ng Singapore, expire ang passport. Di ba? Hallelujah. So, sabi ko, pambihira, paano to? Tinawagan ko si Pastor David. Sabi ko, I have problem, my passport have been expired. Oh, sabi niya, big problem. Sabi ko, di mo nakit, pinansin, di mo na. Sabi ko, excited ako eh. Eh, alam nyo kasi sa passporting, kukuha ka ngayon, may schedule. Hindi yung pagpunta mo ron, kahit pogi ka, ikaw na hindi. Amen po ba? Hello? Schedule ka, minsan 2 months, 3 months bago ka pupunta. At pagkatapos, nakuha mo na, babalik ka pa ng another 2 months. Amen? Sabi ko, paano to? Abutin ako nito. Nag-pray ako, Lord, paano to? No? Hallelujah. Pinaalala ng Diyos si Pastor Mark Yambao. Kasama natin sa G12. Sabi ko, pare, may kilala ka ba sa foreign affair? Wala eh. Pero si Pastor Junel meron. Yung manager dyan, pinakamataas, nakaklase niya sa college. Ha? Huh? Bakit? Kasi passport ko expired eh. Ah, sabi na tawagan mo. Amen? Tapos, tinawagan ko, sabi niya, Sir, bakit? Eh, kilala mo raw yung manager ng foreign affairs sa Robinson? Kaklase ko nung college eh. Anong problema? Passport ko kasi. Ay, walang problema. Sabi, punta ka ron. Ito pangalan, attorney siya. Sige, tawagan ko na. Di pumunta na ako. Pag sabi nung security, ano yun, Sir? Hindi ba si attorney? May appointment kayo? Meron eh. Anong pangalan? Rodel Sapanta, binalikan niya. Ay, pasok na po kayo. Pagdating doon sa loob, hindi pa yung abogado, nakausap ko, yung sekretarya lang. Kayo po si Rodel Sapanta, Pastor pala kayo, opo. Ah, pilapan lang po nyo, pirman nyo sa baba. Tapos diretso na po kayo doon sa room number, ganito. Hindi ko nakausap yung tao. Pangalan lang, hindi ko nakita mukha, hindi ko nga napasalamatan eh. Dala ko yung papel, lipat ako sa kabila. Sabi, ewan ko, baka may markang konti yung form. Pinaganon ko lang eh. Ay, dito, diretso na po kayo rito, Sir. No? Linampasan ko yung nakaupo ba? Amen? Tapos wala pa yata ang 15 minutes, tapos na ako.
Hello, ang tawag doon, may mga impluwensyang tao na tutulong sa destiny mo na mararating mo ng mabilis magaan dahil ang Diyos may padadalang tao. Ay, walang mahinang palakpak yan. Hallelujah. Alam mo yung pumapalakpak na malakas, may yun ang padadala ng Diyos ng matinding tao. Woo! Hallelujah. Amen. Wala kang kaalam-alam. Napabilis. Amen po ba? Hallelujah. Siguro wala kayong mga istorya sa buhay, pero marami akong testimony sa ganyan. Amen? Amen ba? Itaw po ba rito? Siguro itong mga pastor, nakasama natin sila, Pastora Karina. Sabi ko, pwede ba kayo mag-meeting tayo sa Baguio City? May kasamang konting pahinga na yan. Sige po, Pastor, ang ganda naman ng alok nyo. Amen? Alis tayo madaling araw. Sige po. Tapos, naisip ko naman na problema ko sa tirahan. No? Amen? Sa Baguio. So, naalala ko si Pastor Edwin naman. Sula. Sir, natatandaan ko may tinutulugan kayo sa Baguio City. Meron, sabi niya. Bakit? Bakit kami? Kasama ko mga pastor. Kaya lang, alam mo na, gusto ko makatipid ng konti. Tatlong araw kami. Ay, walang problema. Sige, tawagan ko, sabi niya. Diretso ka na ron. Amen? Tapos, magdating doon sa reception, sino po sila, Pastor Rodel Zapata? Ay, ito po susi. Third floor po. Hindi ko nakita yung tao. Tawag lang. Hello? Amen? Tatlong araw kami, tatlong gabi natutulog doon. Meeting kami ng mga pastor, plano. Amen? So madaling sabi, ang Diyos, mayroon siyang kakayanan na gumamit na may impluwensyang tao para sa buhay mo. Amen ba? Amen? Alam mo, kung ikay papalakpak na parang may nararamdaman ka, parating yung taong yun. Yeah! Woo! Oh my God. Oh, isa pa. Isang araw, nasa conference ako. Tapos, tumawag si Butch. Pa, oh bakit? Sa conference ako, ano ka? Hindi kasi alanganin. Anong nangyari? Asan ka ba? Nasa Bataan na kami. Anong ginagawa mo riyan? Katuwaan ng mga kaklase. Swimming daw kami. Napasubo na ako. May problema ba? Wala na bang? Kaya lang, may kilala ka rito sa Longapo, di ba? Anong ibig sabihin? Baka kasi, ano, lukuhin kami rito, makasingiling kami ng mahal sa bis, ganito ganito. Ah! O teka, baba mo number, baba mo. Katabi ko si Pastor. Sir, may kilala ka sa Longapo? Ano ka, si Reyes nandun? O nga, ano? Salamat, may number ka? Oh, ano. Tapos, oh, ano pa? Ito number, tawagan mo. Sige, tawagan ko na rin. Tapos, rinning ko. Oh, bakit? Emergency ba? Hindi naman, sir. Konting pabor lang. Yung anak ko, pabiyahe. Saan? Diyan, sa lugar mo. Paparandam lang ako. Eh, salubungin mo naman. Huwag mo naman pabayaan. Magbibits ba? Ay, alam problema. Kala ko nung nangyari sa'yo. Sabi niya. Sige, bigay mo number sa akin. Usap na kami. Maya-maya, oh, kumusta, boss? Tayo, ang ganda ng binigay na tirahan, tsaka ito yung beach, walang bayad, libre lahat. Oh, kako, magpasalamat ka sa kanya. Oh, pinakain namin. Amen. Di ba yung mga may impluwensyang tao? Amen. Alam nyo kung minsan, may problema kayo, puntahan nyo to. Ay, walang tao rin. Hallelujah. Consel to eh. Oh, ayuda, lapitan nyo. Ay, walang tao rin. Ay, Diyos ko po. Lapitan nyo. Ay, Diyos ko. Silang may hawak ng mga sap. Ay, hindi nyo kasi kilala yung mga taong may impluensya. Amen? Amen ba? May tao po ba rito? May tindi nyo kasi nasabi. Amen? Hallelujah. Alam mo, kaya ako sinasabi ito. Gusto ko
mamaya pag-uwi mo, manalangin ka na, Lord, matagal ng problema to. Baka naman mayroong kilalang tao dyan. Alam mo ang Diyos, buong mundo, pag-aari niya, marami siyang kilala. Actually, sa Bible, maging hindi mananampalataya, ginagamit ng Diyos. Ooh, hallelujah! Amen? Maging hindi born again, kaya... Eh. Yung ang asno nagsalita, eh, ginamit ng Diyos eh. Tama po ba? Amen? Kayang gamitin ng Diyos maski sino. Amen. Hello? Basta ang gawin mo lang, Lord, baka naman mayroong kang kakilalang tao, matagal ng problema to. Amen? O, ganito na lang. Atay Freddy, sa likod mo, may dentista. Ay, Diyos ko po. Yung, hindi problema yan. Ay, Diyos ko po. Una, huwag ka nang uminom ng alak. Pangalawa, no? Magpakilala ka. Kamo, tiga CRC din ako, Dok. No? Parang awa mo na. Influence. Ay, wala kang babayaran. Pag alis mo, may love gift ka pa. Ay, my Jesus. Ewan ko, hindi nyo naintindihan yung mensaheng ito. Hallelujah. Amen? Ang maitutulong mo lang dyan, kunwari may lakad dyan, may fortuner yan eh. Pag-drive mo lang, libre. Tama? Amen ba? Eh kasi ikaw na ganti-ganti lang yan eh. Amo, Dok, linibre mo ko ngayon, pagda-drive kita. Gusto mo, sa kasal mo, ako'y magda-drive nung, ano, di ba? Oh, di ba? Amen? At sundo ko yung mga bisita. May tao ba rito? Ay, walang tao talaga rito. Hallelujah. Try the Buddha. Ay, hindi nyo kilala yung may mga impluensyang tao. Amen. Makeup. Tapos na. Oh, magmamaneho sa bridal car. Try the Buddha. Magmimikap. Ako magkakasal. Tapos na. May aawit tayo, no? Ay, Jesus. Ay, bangbe. Influence. Hello. May tao ba rito? Amen? Naintindihan niyo ba sinasabi, mga kapatid? O number three, yung mga gifted people. Mga taong matitindit, magagaling. Amen? Yan ang magdadala sa iyo sa destiny. Yung galing, yung tindi. Hallelujah! So wag mong... Huwag mong isipin na wala kang kakayanan. Ito yun eh. Hindi ko alam ilang billion tayo sa mundo. 8 yata o 9 na billion. Yung ating thumb mark, hindi pare-pareho. Again, nuulit ko, yung bakas ng yung thumb mark, hindi pare-pareho yan. Ibig sabihin, ikaw lang ang meron yan at ikaw lang ang makakagawa niyan. Yung kaya mo, hindi ko kaya. Hello? Yung kaya ko naman, hindi mo kaya kasi nga iba-iba yung ating gifts. Amen? Amen ba? Hallelujah! Glory to God! So ano ibig sabihin? Yung destinasyon, pag mayroon kang galing o may mga taong magagaling, nakita nyo ba yung ating camera? Hallelujah! Nakita nyo ba? Kanina nagpe-praise and worship tayo? Hallelujah! No? Kita ko yung si Darren naka-focus, tapos dito naka-focus, tapos doon. Sabi ko, hindi naman itong mga ito. Amen? Samantalang ako, aral ako, no? Sa tinatag na production. Graduate ako kay Jean Palomo. No? Hallelujah! Kapatid ni, asawa ni Inday Badiday, kapatid yan ni Miss Tapia, si Jean Palomo, director yan ni Connie Reyes, graduate ako dyan pagdating sa larangan na yan. Alam ko yan, pero nagtataka ako. Hallelujah! Hindi naman graduate na si Duy-Duy lang to eh, tapos si AJ lang yun eh. Eh bakit alam nilang gawin yan? Hello! May tao pa ba rito? Eh magagaling sila. Ay, Diyos ko po, sabi ko eh, si Andre lang to eh, malay nito. Eh si AJ lang yun eh. Eh, ba't alam nilang kalikutin yan? Amen ba? Ay, umanda kayo sa dibo ni Genesis, baka kailanganin natin yan. Kaya kagabi, yung birthday, ako nasyak ako eh.
Amen. Matindi. Manggagaling na tao, kapatid. No? Kaya, minsan itong praise and worship, kahit diyang makanyanla rin, talaga makanyanla rin eh. Ano yung, eh ko kapaglibit. Matindi la rin eh. Amen? Amen ba? Pwede ba natin palakpakan yung matitinding mga tao na yan? Yeah! Ako, hindi ako nag-aral ng IT. Alam nilang hatiin yung camera, tapos may verses doon. Sabi ko, paano nagagawa yun? No? Amen ba? Kasi mga may alam, may gifts. Kapatid, example, ganito yan. Pahiram ng tao rito, halika nga, Fred. Sino pa? Tatlong tao. Tatay Marshall. Tapos Tatay Joel. Illustration lang. 1 minute lang to. Pakita ko lang ano ibig sabihin ng gifted person. Yan, yan. Pwede man dikit-dikit kayo? Dikit-dikit, yan. Kahit may social distancing. At least naka-Facebook. Ayan, wala nang puwang. No? Walang puwang. Kasi sabi ng 1816 ng Proverbs, ang tao na gifted, bibigyan siya ng room. No? King James Version niya. No? 1618 ba yun? Proverbs is a gifted person, you will make a room for him. Amen? Nakita mo na? 1816, I think, o 1618 ng Proverbs. Hallelujah. Ayun, no? A must give, make room for him. Ang tao daw na magaling matindi, gagawa ng lugar sa kanya at dadali siya sa matinding tao. So, tinawag ko itong mga ito. Wala ng posisyon. Kasi nga, wala ng room eh. Pero bigla akong tawagin si Tatay Freddy. Tatay Freddy, alika. No, magaling ito kunwari. No? Eh, wala nang pwesto. Pero sa kanyang galing, makakasingit siya. Dito ka. Yan. Gagawa daw ng room. Ibig sabihin, huwag mong isipin na wala nang lugar, na unahan ka na, wala na, atras ka na, hindi. Ang taong magaling ay magkakaroon siya ng lugar. Malakas na palakpak. Amen? Hello? Eh, kunwari, wala na akong lugar, eh, mas pogi ako, hindi, masisingit ako doon. Ay, walang tao rito. Picturean nyo nga itong mga ito. Kasi yan sa Alina, a man's gift makes room for him. Huwag mo sabi, hindi mo kasi ako nag-aral, hindi mo kasi nakatapos, kasi ito lang kalagayan. Basta't magaling ka, mayroong kang lugar sa Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Lord, sapagkat ang magaling, hindi pwedeng pahindian. Tama ba ako? Salamat, mga kapatid. Kaya alam nyo, si Sila, kahit ganun lang yan. Hallelujah. Pag nandun ako sa Shepherd Palace, meron silang laging regular na kumakanta ron, di kotse pa. At laging naging artista pa yun sa Channel 36. Anak din ng pastor. Maputi nga lang ng konti kay Sila. Pero pag kumanta na ito, sabi ko, pambihira. Kako, walang sinabi si Taya. Amen. May tao po ba rito? Hallelujah. Kaya, pinatawag yan eh sa, doon sa, ano, regional conference. Pinatawag to eh. Sabi na, sino yan? Member po ni Pastor Rodel. Siyempre, proud naman ako. May tao rito. Pakitawag nga. Alam mo, iha, matindi boses. Regional conference. Pag sinabing regional, no, Pampanga, Bataan, Zambales, nandun yung mga tao, kumanta, pinatawag sa office. Hallelujah. Alam mo, malayo mararating mo. Mga pastor to, mayroon sila mga praise and worship leader, pero hinangaan to. Ano tawag doon? Kasi ang magaling ay pinatatawag. Ay, walang tao rito.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam mo, sister, magaling ka. Kamo, brother, magaling ka. Kaya lang kamo, itinatago mo. Amen? Amen? Hallelujah! Yung, ang linaw niya, no, ang mayroong galing, magkakalugar siya. At kaya daw siyang dalhin sa matitinding tao. Amen? Irirekomenda. May tao pa ba rito? O kagabi, sabi ni Tatay Billy, Tay, mayroong kang alam na magmamaneho sa Maynila. Sabi ko, marami. Si Tatay Freddy kaya. Maynila, anong gagawin? Maghahakot na ng gamit eh. Dalhin dito. Ano sa drive? Yung bagong air condition na photon ba? Ako kung yun lang, i-truck nga, dinadrive nun eh. Kaya lang ka ako pagdating sa Maynila, medyo kabado siya. Buti pa raw sa Bago, Baguio, La Union, Pangasinan. Pero sa Maynila, medyo, pero kausapin mo, magaling naman yun. Ibig sabihin, pwede mo i-recommenda. Amen. Pero gato, ay, huwag mong kukunin, Diyos ko po. Ah, magsi, Diyos ko. Ah, maghunos dili ka. Mag-isip, ah, may isip ka. Ikang bala, ito ating milyar kayo. May tao ba rito? Amen? Amen ba? Kunwari, sasabihin ko, Tatay Freddy, Tay, pabunot mo kay Doxen. No? Kamagalala. No, magaling yan. Ang pwedeng i-recommend eh. Amen? May tao pa ba rito? Pero minsan, no, may, alam mong hindi matindi. Ay, sabi ko, kung ako sa'yo, tiisin mo na lang yung sakit ng ipin mo. Baka lalo pang ano yan. Lalo pang lumala yan. Amen? Sabi mo, minsan pa sa tabi mo, medyo titig, alam mo, may galing ka, nagmamang-maangan ka lang. Amen? Hello? May tao po ba rito? O last! I-dismiss ko na kayo. Ito matindi. Doon mga, ano, burden bearer. Burden bearer. Sino itong mga tao ito? Yung mga makakasama mo na papasan ng mga pasanin mo. Bibit-bit niyan. Ito yon. Sino ito? Alam nyo si Ruth? Aklat ng Ruth. Ang sabi ni Noemi, minalas ako eh. Huwag na kayong sumama sa akin, baka malasid din kayo. Namatay asawa ko, namatay mga anak ko. Mga nasawa nyo yun, nabiyuda tayo pare-pareho. Wala, minamalas tayo ngayon. Sige na, magsiuwi na kayo. Wala na kayong asahan sa akin. Si Orpa, umalis. No? Pero si Ruth, sabi niya, hindi, huwag na ho, huwag niya, huwag kayo, taboy. Hindi, yung bilas mo, umalis na. Nakapag-isip-isip, umalis ka na rin. Wala kang mahihita sa akin. Sinasabi ko sa'yo, mamalasing ka lang. Hindi ako pinalad. Pero alam mo, sabi ni Ruth, wag ho, kung saan kayo titira, doon ako. Ang bayan nyo, magiging bayan ko. Ang Diyos nyo, gagawin kong Diyos ko. At kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Minamalas kayo ngayon, sinasabi nyo, punong-puno kayo ng pagsubok, problema, sasamahan ko kayo sa problema ngayon. Anak, mamamatay ka sa gutom, hindi ho problema sa akin yun. Huwag niyo akong itaboy. O sige, sabi ng Bible, nung sabi sa Tagalog, talagang hindi na niya makumbinsi, sumama ka na. Sumama! Unang araw, namulot ng palay. Nay, mamumulot ako ng palay. Sumigi ka, mag-ingat ka na lang dyan. Amen? Pangalawang chapter, Diyos ko po, naispatan nung ano, nung may-ari. Sa sino ka? Si Ruth po. Ay, nabalitaan kita. O ito na. Balita sa buong barangay. Matinukang manugang. Hindi mo iniwan ang biyanan mo. Palagay ko, pwede kang pagkatiwalaan. Huwag ka nang lumipat ng bukid. Dito ka na mamulot ha. Sinabihan ko na sila, laglagan kanila ng marami. At umuwi, ang daming napulot. Amen ba? Amen? At napangasawa. Anong ibig sabihin? Nanganak si Ruth, no? Si Obed, tapos pinanganak si Jesse, pinanganak si David, pinanganak si Solomon. Apat na hari ang isinilang ni Ruth. Anong tawag doon?
Kapatid, kapag mayroong tao na pinadala ang Diyos sa'yo na para bagang pasanin mo pabigat, pero ipanalangin mo, Lord, anong gagawin ng taong ito sa buhay ko? Isang araw, yung taong yan, ilalagay ka sa magandang posisyon. Amen? Amen ba? So, ipanalangin mo sa Diyos, Panginoon, 2020, mukha yata talagang ang business, negosyo, nagka-COVID-COVID, pero alam ko, mayroon kang ipadadalang tao dito. Makaka-breakthrough ako, makakaangat ako, kasi ito ang mga biblical principle mo. Ito yung tinatawag na, in conclusion, the secret of the kingdom. Hindi natin nakikita ang Diyos kasi life is spiritual. Pero nakikita ka niya, alam niya pinagdadaanan mo, may ipadadala siyang apat na klaseng tao para marating mo yung kasakdalan ng magandang buhay mo. Sana wag mong baliwalain. Amen? Yung iba kasi dumaan sa matinding pagsubok, nag-backslide, tumigil, anong mangyayari doon? Amen ba? Wala. Pero yung nagpatuloy, nanalangin, hinanap tong apat na taong ito. Amen po ba? Mararating mo yung kagandahan ng buhay. So mula ngayon, hilingin mo sa Diyos, sino yung taong yun nag-aangat ng buhay mo? At pag nakita mo yung taong yun, i-recognize mo, huwag mo nang lubayan. Alam mo, si Lot kaya napahamak. Si Abraham ang kanyang destiny helper. Amen? Yumaman si Lot eh. Kaya lang, eto na, umalis sa poder. Napunta sa Sodom. Anong nangyari? Nasunog lahat ng ari-arian. Amen ba? Kaya kapag mayroon kang nararamdaman, mukhang Lord, gumaganda buhay ko rito ha. Umaangat ang buhay ko rito. Eh palagay ko, meron ka namang tamang kaisipan. Kagagawa na ng Diyos. Una, malinis ang intention. Walang hiningin kapalit. Amen ba? Damang-dama mo naman, busilak, malinis ang puso. Tama. Pangalawa, may influence ang tao. Pangatlo, alam mo naman, ang galing ng taong yan. Hindi kayo ilalaglag niyan. At pang-apat, ito matindi. Problema mo, pinuproblema niya. Hello? May tao ba rito? Eh palagay ko, binigay sa'yo ng Diyos ang kanyang sarili, tapos ayaw mo? Eh, hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Pero sa umagang ito, kung ako sa'yo, pasalamatan mo ang Diyos. Lord, pag ako naman nakaangat kung anong ginawa mo sa akin, gagawin ko. Kaya si David eh. Amen ba? Gumanti siya. Amen? Kaya anong maganda na buhay niya, sabi niya, hindi ko susuloyin to. Hanapin niyo yung mga tao, kung wala na sila, baka may kamag-anak yan, tutulungan natin. Amen? Hello? Naalala ko tuloy si Nanay Jenny natin. Kilala mo Nanay Jenny? Yung namatay na leader natin. Diyos ko po, nung ako'y nasa kahirapan ng buhay sa ministry, hindi ko makalimutan. Hindi ako kumakain, walang pangananghalian, nag-iisa ako rito. Yung buhay talagang minamalas ako. Pero pastor na ako. Kakatok sa pinto, bubuksan ko, ay, oh, bakit? Naalala kita, baka hindi ka pa kumakain? Sabi ko, oh, hindi pa nga eh. Pagdadala niya ako ng kalahating pirasong tilapia na prito, tapos konting kanin, nakabalot sa plastic ng ice candy, ng ano, yellow, kain ka na. Kakain ako. No? Tapos, paglalaban niya ako, lilinisin niya itong bahay na ito. Uwi ka na, baka yung mga anak mo, hindi tayo, linisin ko itong, o sige, eh, alam mo, wala ako eh. Ito, 20 pesos pa masaya. Wag na. Ako nga dapat magbigay sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi napabuti rin buhay namin. Eh. Hindi, wala nga ako na itulong sa'yo. No? Laging ganun. No? Bigyan niya ako ng 50. Labandera lang to. Hindi mayaman to. Labandera. Yung asawa, nagkukumpuni lang ng yero sa taas. Hallelujah. Nagkasakit, binawian ng buhay. Pero hindi nawala sa isip ko hanggang ngayon. Kaya nakita ko yung anak niya na gumagawa. Ito gumawa sa taas natin. Yung sliding dyan. Sabi ko, alam mo yung nanay mo nung nabubuhay, grabe. No?
Kaya alam mo, kako, may pinangako ako sa Panginoon. Hindi ko lang magagawa ngayon, pero kako, gaganti ako. Amen? Eh, tao ba rito? Kasi nga, may ginawa sila sa akin na maganda. May gagawin ako sa kanila. Kung wala na yung tao, siguro naman yung lahi niya. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Malakas pong palakpak sa Panginoon. Woo! Praise God. Pwede ba natin tawagin yung praise and worship? Sana itong mga batang ito in the future, siyempre, sino man ang kakaedad, no? Hallelujah. Sana pagka si Dayan, principal na, diyan sa Diyosdado, siyempre, yan, principal na, si Ma'am Dayan yan. Tapos si Doxen, ay matindi na yung dentistry niya doon, yung clinic. Maganda na buhay. Amen ba? Amen? Eh, tao po ba rito? Hallelujah. Siyempre, si Rain, no, magdadalaga na yon. Ako, baka wala na ako nun. Amen ba? Sabi siguro ni Dayan, alam mo, Rain, yung tatay mo, di ko makalimutan yung kagwapuhan niya. No? Alam mo, ang laki ng ginawa na. Alam mo ba, Rain, ako yung mahiya ang tao. Hindi ako na-expose. Meron akong awa sa sarili, para bang feeling ko, wala akong kwentang tao. Pero alam mo, ang tatay mo, pinagdadala niya ako sa iba't ibang bansa. In-encourage ako ng tatay mo. No? Kaya alam mo, kung may problema ka, punta ka sa akin. At least makabawi. Amen? May tao pa ba rito? Ay, walang tao yata. Woo! Tapos, si Doc, alam mo, Blessed Grace, magaling ang tatay mo. Alam ko po. Actually, kaya kami nagkatuluyan ni Kuya Dave mo. Kasalanan niya. Siya ang promotor eh. Hindi man ako nagsisisi. Kaya lang, wala na ang tatay mo. Gusto mo i-brace kung ipin mo, libre? Mga ganun ba? Ay, walang tao rito. Ay, walang tao rito. Hindi niya ako naintindihan. Amen. Malakas na palakpak sa Lord. May ilalakas pa yan. Hallelujah. Woo! Praise God. Amen. May tao po ba rito? Naintindihan niyo ba ang teaching na ito? Na mayroong nangyari sa buhay mo na hindi mo sukat akalain, may taong ginamit. Alam mo yon? Alam mo yon? No? Na isang araw, ginamit siya ng tao, ng Diyos. Kaya sana pag ikaw ay medyo naka-breakthrough na, nakaangat na rin. Amen? Yung salita ba na, Lord, binigay mo na lahat, sobra-sobra na ito, wala nang kalalagyan, palagay ko hindi na sa akin ito, sinong pwedeng tulungan, Panginoon? Amen ba? Amen? Hallelujah! Woo! Pwede ba tayong tumayo? Oh, we bless you, Lord. Thank you, Jesus. Alam nyo, medyo ayokong emotional. Bawal pa man din yung lapit-lapit. Hallelujah. Pero, papatay natin saglit yung camera. Hindi tayo malay. Pwede bang lapitan mo saglit yung taong inaakala mong medyo mayroong ginawang maganda sa buhay mo. Kaya, wala siya dito. Pwede bang lapitan mo isang kapatiran, lalaki sa lalaki, medyo pisilin mo yung kamay. Alam mo, ina-appreciate kita. Amen? No? Amo, ina-appreciate kita. Sige, sige. Yung bang, alam mo, ayaw kong emotional, pero... Sige lang. Amo, mayroon kang ginawa sa buhay ko kahit... Hallelujah! Praise God! Sige po, maganda po ito. Hallelujah! Thank you, Jesus! Sige lang, huwag kayong ano. Maganda ito, maganda. Hindi naman tayo nakalive.
natin tayo uhuli. Still stands. Yeah. Great is your faithfulness. Your faithfulness. Hallelujah. I'm still in your hands. This is my confidence. Your never fail me. Yeah. Your promise still stands. Glory. Great is your still in your hands.
Sila sa malayong lugar, ibang bansa, hindi nakalimutan ang gawain ito, God, sa aming praise and worship team, sa aming pong production staffs, Panginoon, na nandyan po sila, mga production personnel, sa aming cameraman, Panginoon, sa worship leader, sa aming musician, sa aming housekeeping, sa treasury, sa aming technical personnel, sa aming multimedia, at siyempre sa mga cell leaders, nag-asikaso sa mga disciples. Oh, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Salamat po, Panginoon. At naniniwala ako, meron kang inihahanda na another level sa aming buhay na kami nag-expect. Bago matapos ang Disyembring ito, meron pong another level, Panginoon, na magandang mangyayari sa aming buhay. Excited po kami, Panginoon, sa mga susunod na buwan, itong September, October, November, and December. Apat na level ang iangat mo sa amin, Panginoon. Salamat po, patuloy mo lang kami ingatan, ilayo sa gawa ng kadiliman, ilayo sa mga taong hindi magiging destiny helper, Panginoon. Ngunit ngayon ay iniingi namin ang mga taong yan, mga divine connectors, men of influence, gifted people, and burden bearers, Panginoon. Salamat sa kanila. Salamat sa kanila.
na sila ay hindi namin nakakapiling nasa ibang bansa, huwag mo silang kaligtaan, Panginoon. Huwag mo silang kalimutan. Pagpalain mo sila. Salamat sa mga kapatid kong nandito ngayon, Panginoon. Ang Manalo family, Franco family, Kion family, Panginoon, ang Turla family, Velasco family, Palyasigi family, Panginoon, Kunanan family, o ang Kinyo family, in the mighty name of Jesus, o ang Esteron family, glory to God, glory to Jesus, ang po ang Bie family, Panginoon, in the mighty name of Jesus, the Maliwat family, ang Franco family, Hallelujah, ang Castro family, Hallelujah, De Los Santos family, maging ang sarili kong pamilya, ang Zapata family, in the mighty name, naging po ang Serrano family, in the mighty name, at lahat po ng may kaugnayan sa CRC family, maging ang CNGC and CSLG family, sa Luzon, besides Mindanao, maging sa ibang bansa ng Singapore, ng Kuwait, sa Dubai, sa Qatar, sa Alcobar, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name, taas niyo po ang inyong kamay sa Panginoon. Mag-expect po kayo ng another level of blessing na mayroong parating na mga apat na taong gagamitin ng Diyos para sa inyo. Papatuloy, kalimutan niyo po ang nakaraang pangit na hindi magaganda. May ginagawa pong bago ang Diyos ngayon. Salamat po sa gagawin mong maganda na bagong magagandang mangyayari sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa ministering ito, Panginoon, na ginamit mo sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan at laging pasasalamatan. Kulang po ang salita. Ngunit kunin mo mula sa aming puso tapat, malinis na pagpapasalamat at pagsamba. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Pakabuti po. Dalangin ko po sa next Sunday, mayroong mag-testimony na meron kang tinugon, sinagot sa mga prayers namin sa umagang ito. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Salamat po, Ama. Kunin mo po ang lahat ng luwalhat. Ito po nga aming sama-samang dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, everybody say amen. Hallelujah. Malakas po palakpak sa loob. Hallelujah. Thank you, Lord. Dadako po tayo sa ating mga handog. Sige po, handugan niyo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Handugan niyo po ang Panginoon ng inyong mga tinatangkilik. We give you praise. Hallelujah. Thank you, praise and worship. Thank you, Janet. Mga buhay ito, mga batang ito. Thank you, John Lysha. Asawa ka na. Praise God. Hallelujah. Salamat, Nanay Oring. Nanay Mitch. Hindi po kayo, nakaka-bless kayo. Hindi po kayo talaga. Hallelujah. Nalulis si Nanay Oring. Sumulat nag-charge dito to. Hindi nagbago to talaga. Lalo si Nanay Mitch. Mulat dito, nakarating, hindi na yan, dito na yan. Nani Bebot, naku po, dito na yan. Hallelujah! Dito na yan. Oo, dito na yan.
Ben nga eh. Mayroong church papa niya, pero dito eh, kasi nandito puso niya eh. Hallelujah. Dito puso niya kasi, hallelujah. Stop the Lord Almighty.
blessed Sunday, everyone. Hallelujah. See you next Sunday. God bless.